Tapos sa nakaka-happy news na yung mga world leaders ay nagmamakaawa kay Taylor na mag-concert sa bansa nila. Ito naman, konting inspirasyon naman para sa atin mga kapatid. Hinahangaan ang 64 anyos na lola sa Pasay City matapos makagraduate sa kursong Office Administration. Hindi raw naging madali para kay Lola ang makapagtapos, lalo't pinagsabay niya ang pag-aalaga sa anak na may special needs at ang pagtatrabaho. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Sakay ng kanyang e-bike, dumating sa Philippine International Convention Center o PICC ang 64-year-old na si Lola Shirley Barberan suot ang toga para sa kanyang graduation. Pero hindi ito para sa isang master's degree, ha? Kabilang si Lola Shirley sa halos 2,000 estudyante ng City University of Pasay na nagtapos ng kolehiyo. Graduate ng Bachelor of Science Major in Office Administration si Lola Shirley. Kahit hindi siya nakatapos noon sa engineering course sa probinsya, wala naman daw siyang pagsisisi ngayon dahil nagbunga na ang kanyang pangarap. Inspirasyon din niya ang 42-year-old na anak na may special needs. Kwento ni Lola Shirley, hindi naging madali ang pagsabayin ang pagtatrabaho bilang staff ng Public Information Office ng Pasay City LGU at pag-aalaga sa kanyang anak. I have so many ups and downs with my special girl and my husband passed away. And I was also a COVID-19 victim. I was a severe COVID patient. And I'm so grateful to God. God gave me a chance to live. Perhaps God had given me a mission to proceed. Kung maibabalik lang daw sana ang panahon, mas masaya raw sana kung kasama niya sa entablado ang kanyang asawa na si Dominador na pumanaw dahil sa stroke noong 2020. I finished my dreams. I finished my course. I offer this to you. Pero may iba namang sumurpresa sa kanya sa graduation. Walang iba kundi ang isa pa niyang anak na si Faraday. Kaya hindi maiwasang maging emosyonal ni Lola Shirley. Lalo na nang abutan siya ng bouquet ng kanyang anak. Proud pa rin ako kay Mama dahil naitagoy niya kami. Kahit mag-isa lang siya. At then, di ko na... May kapatid akong ano, PWD, anak, nakaya ng mother ko, kami, naitaguyod kami. Very proud, siyempre. Kasi hindi naman magiging proud sa ano, kahit baliktad naman kami situation ngayon, siya naman yung graduate. Mismo si Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, hangang-hanga sa determinasyon ni Lola Shirley para makapagtapos. Nakita ko kay Shirley na talagang napakatsaga at nandiyan, she's a strong woman. Talagang sabi ko, sayang, kailangan ipagpatuloy pa niya ang kanyang pag-aaral upang mas maganda ang maging kinabukasan, hindi lang ng kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang mga anak. May mensahe naman si Lola Shirley sa mga kapwa niya senior citizen na gusto pang magpatuloy sa kanilang pag-aaral. It's not late, no matter what the age you are. Though you are already an elders, as long as you wish to proceed and finish your goal in your studies, you have always a chance, like me. Never, never stop in pursuing your dreams to continue your studies. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, gretsyon mo po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.